Maligayang pagbabalik mga kasolida, Cuadro Orange General Casimiro pinagbawana ng Japanese promoter Carl James Martina kontra Anthony Jimeno Salas. Wonderboy, pagsak sa round number 2. Saul Sanchez, may matinding banta naman na sa ating pangbatang si Cuadro Alas Jambo Casimiro. Iyan ang ating mga pag-uusapan na. Pero bago yan, isang like naman dyan mga kasolida para sa ating unang balita, General ng PNP, posibleng maharap sa sandamukal na kaso kasama ng kanyang mga alagad. Palo lawful orders pero tila palo unlawful orders. Pakinggan natin ang mga binitawang salita ni Atornia. Pwede siyang physical injuries, may intention to kill, baka pwede yung murder, or pwede yung homicide, police brutality, unjust fixation, yung mga property violation, yung trespassing to property, the damage to property, violation ng freedom of press, kasi may studio naman dyan ang seminar. Tila napakaraming kaso ang kakaharapin itong si General kung mapapatunayang lumabag sa batas. Unang-una na nga rito mga kasulid ay ang violation sa karapatang pangtao. Kasalukuyan nga ang nagkakandak ng hearing ang mga senador sa Davao sa pamamagitan ng Senador Bato de la Rosa. Tingnan na lang natin mga kasulid kung ano-ano ang magiging palusot nitong si General. Sa kabilang balita naman mga kasolida, may matindi rin na patama na naman itong si Cuadro Alas Ismayboya dito sa tinuguriang Japanese Master na si Naoya Inoue. Ito nga naging pahayag ni Cuadro Alas Ismayboya, Inoue, pag ako makalaban mo, ambot lang ni mo. Pero ang angas ng Pinas, pinagpawalan niya ng kanyang Japanese promoter, bawal nga daw matalo itong si Charel Casimiro. Ito na nga daw ang huling pagkakataon ni Angas ng Pinas kung matutulad niya ang labang ito sa naging laban niya kay Ogbuni. Wala nang kapag-apag-asang makakarapan ang ating pangbataw si General Casimiro ang pinaguriang kaliwa ng Japan. Kaya nararapat lamang na isang napakagandang performance ang ipamalas ng ating pangbataw si Alas. At sa nalalapit ng laban ni Angas ng Pinas dito kay Saul Sanchez, may matinding banta naman na itong si Saul Sanchez at ayaw niya dito. Para rituruhin niya daw itong si Cuadro Alas General Casimiro. At syempre, papayag ba naman ang nag-iisang angas ng Pinas? Kaya naman, heto ang rest back ni General Cuadro Alas Casimiro. Pakinggan natin na. Cover natin ang time 20 ay adyo. Patay. So, kinom nyo na. Time 20? Ilang round yan? Time 20 round po. Ilang pagpaturuhin niya. Si Sanchez. Sabi ni Sanchez, paano ka na daw niya? Paritarin ka na niya ng maaga. Sabi niya. Para naman sa ating huling balita mga kasulid, bakbakan sa pagitan ni Wonderboy at ni Anthony Jimenez Salas. 98% ang mananalo ang Pinoy ayon sa mga boxing fans at analyst. Kahit pa sabihin natin napakatangkad ng kanyang kalaban, pero kitang-kita naman, walang kalaman-laman. Huwag lang magkukumpiyansa. Pero bago yan, panoorin muna natin ang naging laban ni Carl James Martin kontra sa ating kababayang si Baldonado na kung saan nagawa ng pabagsakin ni Baldonado itong si Wonderboy sa round 2. Panoorin natin mga kasulit yung paano pinabagsak ni Baldonado itong si Carl James Wonderboy Martin. Pero bagamat napabagsak dito sa bakbakang ito si Wonderboy ay nakuha niya pa rin ang panalo via technical knockout. Kaya isang good luck kay kabayang Wonderboy sa kanyang unang laban sa labas ng bansa sa bansang Mexico kontra dito kay Andre Jimenez Salas. Sana makuha ang panalo via knockout. Ganon din mga kasulid sa laban naman ng ating former 3 Division World Champion, Angas ng Pinas. Hanggang dito lang muna mga kasulid, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bago, pa-share at subscribe naman ang ating video. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.